Sino nga bang tunay na diktador? Si Pangulong Marcos ba o si Cory Aquino? Siya nga pala mga ka-istorya, pakisuportahan nyo ho ang bagong YouTube channel na ginawa ng inyong lingkod, ang Ka-istorya TV. Meron din po tayong Facebook page na Ka-istorya TV pero hindi pa ho ako doon nakakapag-upload ng video. Ito ho nga Ka-istorya TV mga ka-istorya na YouTube channel na ginawa ng inyong lingkod, isa itong backup channel natin just in case, ano ho mga ka-istorya. Eh ano yung ginawa ni Cory nung siya ang nakaupo? Pati ako, akala ko, magaling. Pero nadismayado ako. Gumawa siya ng revolutionary constitution. Yun ang tunay na diktadurya. Tanungin niya sila Justice Carpio kung ano talaga yun. Yun ang nagbigay ng power of dictatorship kay Cory. Pwede niyang pagbili yung building sa California, San Francisco, California, ipagbili yung security bank na wanglang pahintulot, kung ano-ano ang pinagbili nila. Yun ang diktadorya. Pero si Marcos, he was governing the country under a constitution at any given moment of his presidency. How can he be a dictator? Yung sinasabi nila na 70,000 ang inaresto namin, sino-sino yun? Nasaan ang listahan nila? Sinasabi nila ang mga pangalan. Baka mga jaywalkers yun. Mga violators of curfew. Yung sinasabi nila, tinorture, 34,000. Sino-sino yun? Ang hanggang ngayon, nang naririnig ko lang na nagsabi na tinorture si Etta Rosales at saka si Clans. Former Congressman Colmenares. Eh, nasaan yung mga listahan nila? At yung mga pinatay na sinasabi na marami rin silang pinatay eh, na nakabaon sa Sierra Madre. Nasaan si Danny Cordero? Saan yung linibing? Yung nagtapon ng granada ninyo sa Plaza Miranda. Nasaan? Nasaan yung mga liquidate ninyo na si suspected na government agents? Nasaan sila? Saan ninyo linibing sa buong Pilipinas? Yung mga sundalo na pinatay ninyo, mga pulis, hanggang ngayon yung ambush ninyo. Kamakailan lang dito sa probinsya ng Cagayan. Anim sa inyong mga tauhan, wasak ang mga mukha nila sa bala. At ang daming sugatan na nag-surrender. Ngayon, ano yan? Sino kalaban ninyo? Sino ang pinaglalaban ninyo? Sinong kalaban sa kagera ninyo? Gobyerno ng Pilipino. Para sa nagsasabi mga ka-istorya na bakit ngayon lang daw nagsasalita si Enrile, bakit ngayon lang niya binibitiwan yung kanyang mga revelasyon kung kailan huli na ang lahat. Well, may kasabihan mga ka-istorya, better be late than never. Mas mabuti na mga ka-istorya na isinisiwalat ni Enrile ang kanyang testimonya tungkol sa nakaraan kaysa naman sarilini niya, lalo na matanda na siya. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na nagsisiwalat ng testimonya si Enrile. Kung ito naman ay totoo, huwag nating itapon. Napakahalaga nun, kaya pulutin natin. Bakit natin dapat pulutin? Kasi eye-opener ang testimonya ni Enrile. Yan ay gigising sa kamalayan ng maraming Pilipino. Hindi ba diktatorya yun? Yung kay Putin, ganun ang gusto ninyo eh. Yung kay Chung-un sa North Korea, kagaya ni sa Nicaragua, Ortega, kagaya ni Castro sa Cuba, yun ang gusto ninyong sistema ng gobyerno. Eh kami, ayaw namin yun. Karamihan ayaw nun. Yun ang diktadorya. Pero si Marcos, constitution ang ginamit niya. Ayan mga ka-istorya, sapat ang testimonya ni Enrile. Marami din palang napatay sa administrasyon ni Cory Aquino. May mga pulis umano, may mga sundalo, at pati yung isang rebelde na nagpasabog ng bomba sa Plaza Miranda na si Danny Cordero ay
binanggit din ni Enrile. Mga kaistorya, itong si Dante Cordero ay binanggit din ni Victor Corpus sa isang interview sa kanya doon sa channel ng Podcast PH. Bisitahin na lang ninyo yung channel na yun dahil napakaraming revelasyon doon ni Victor Corpus. Binanggit pa ni Enrile na yung revolutionary government ni Cory Aquino ang tunay daw na diktadorya. Abay bakit? Kasi yun niya ang nagbigay kay Cory Aquino ng full power para ibenta ang mga assets ng gobyerno sa pamamagitan ng sarili lamang niyang desisyon. Ano yung mga ibinenta na yun ni Cory Aquino? Marami, pero dalawa lang yung binanggit dito ni Enrile. Una, yung building sa San Francisco, California. Yun yung building ng PAL sa San Francisco, California na ibinenta ni Cory Aquino. Pati na nga ang shares ng PAL, mga kaistorya, na mahigit 60% ay ibinenta din. Saan napunta yung milyon-milyong peso na pinagbentahan ng mga asset ng gobyerno? May nakita ba tayo na ipinagawa ni Cory Aquino? Marami, napakaraming mga rebulto ni Ninoy Aquino. Alam na alam ninyo yan, mga kaistorya. Hindi lang yan, marami pang ibinenta si Cory Aquino na alam kong alam nyo na rin dahil marami na rin YouTuber ang nagtalakay niyan. Ang nagpapalakad ng gobyerno noon ay si Joker Arroyo. Hindi si Cory. Cory ang pantalya, siya lang ang mga presidente, pero hindi siya ang tunay na presidente. Ang executive secretary ang nagpapalakad ng gobyerno. Bakit naman ganun, mga kaistorya? Eh kasi nga, si Cory ay wala namang karanasan sa pagpapatakbo ng gobyerno. Hindi siya politiko. Siya po ay isang plain housewife lamang bago siya naging presidente ng Pilipinas. Kaya anong aasahan natin? Wala talaga siyang kaalaman sa pagpapatakbo ng gobyerno. Bagaman, matas din ang pinag-aralan niya. Kumbaga, front lamang si Cory Aquino. Pero yung nasa likod ni Cory Aquino, yun ang nagpapatakbo ng gobyerno. Walang iba kung hindi si Joker Arroyo. Ngayon, ito naman si Commander Conrado Balweg, mga kaistorya, isang dating pare na sumapi sa samahan ng mga NPA. Siya ay naging leader ng NPA sa Cordillera Region. Ito yung kanyang sinabi, mga kaistorya. For the Communist Party, the issue is politics in the sense na why they came into being or why they are organized is for them to take political power to become the government or to be the one in Malacanang. Yun yung issue, hindi yung peace. So the NPA is created in order for the Communist Party to be the ones in government. That is the issue. In the past, since the Cory administration, lumakas ang NPA. Kasi yung panahon ni Marcos, malapit na kami bumagsak noon eh. It was only the Cordillera group that saved the situation. Pero nung dumating yung Cory administration, biglang lumakas yung NPA. Dahil pinalakas nga ng gobyerno, di ba? Yung punto na sila ay humihina ngayon, kung i-compare mo doon sa panahon ni Marcos at panahon ni Cory, siguro mas doon natin i-picture, no? Ilarawan. Dahil yung paghina naman, dapat may reference ka. Sa ngayon, sa tingin ko, temporary na yung NPA as an organization, yun na out of the picture dahil yung legal, yung non-armed group naman ang nasa picture ngayon eh. Kaya nung kapanahonan ni Cory, nagkaroon ng negotiation, yung negotiation ang maging lumakas. Pero when that collapse, ang lumakas yung NPA. Dahil nakapag-recruit sila, nakapag-revitalize sila. Na ito ngayon uli ang ginagawa nila ngayon. So I believe that very soon, lilitaw uli na it is the NPA that will come in the front again. Ayan, kung mapapansin ninyo mga kaistorya, parehong-pareho mga kaistorya ang sinabi ni Commander Balweg at ni Pangulong Marcos. Sinabi ni Commander Balweg, sinabi din ni Pangulong Marcos na itong mga rebelde umano ay gustong pabagsakin at agawin ang gobyerno. Gusto umano nilang sila ang mamuno sa ating bansa. Gusto umano nilang sila ang makaupo sa ating pamahalaan. Pareho nilang sinabi mga kaistorya, pareho nilang ipinahiwatig na itong mga rebelde na ito ay magiging problema ng ating bansa. Ngayon, sa panahon natin, ang sabi ni Commander Balweg, dadating niya ang oras na itong NPA ay bubulaga sa ating harapan o magiging mangungunaan niya sa unahan bilang isang legal front.
Eh, totoo yan ngayon, mga kaistorya. Alam natin na itong mga NPA na ito, mga kaistorya, ay ang legal front ng CPP o ng Communist Party of the Philippines dito sa ating bansa. Kasi nga, may pwesto na sila sa ating gobyerno, mga kaistorya. Nasa kongreso na sila. At ito, mga kaistorya, ay hindi basta-basta na mga politiko lamang. Sila ay mga party list. Mismong si Pangulong Duterte ang nagpapatutuo niyan, mga kaistorya, at ang NTF, LCAC, ipapakita natin sa inyo mamaya yung video clips. Sinabi pa ni Commander Balweg, mga kaistorya, nung panahon umano ni Pangulong Marcos, malapit na silang bumagsak. Yung nasa Cordillera region na lang ang natitira, isang grupo na lang yung nasa Cordillera, mga kaistorya. Eh ang problema umano, pag upo ni Cory Aquino sa Cory administration, pinalakas ulit umano ang NPA, na-revitalize umano ulit ang NPA, kaya nakapag-recruit ulit. Bakit? Ano ba ang ginawa ni Cory Aquino noon, mga kaistorya? Eba, pinalaya niya yung mga leader ng NPA, mga kaistorya, na pinaghuhuli at ipinakulong ni Pangulong Marcos. Alam niyo ba, mga kaistorya, na mismo si Commander Balweg ang umamin, ang nagsabi na yun umanong pinapatay ng mga NPA noon ay mas marami kaysa sa napapatay ng pwersang militar ng ating bansa sa engkwentro. Mas marami umano ang pinatay ng mga NPA sa karahasan nila. At iyon umano ay naibibintang kay Pangulong Marcos. Totoo yan, mga kaistorya. At yung mga pagpatay na yun, ibinintang nila kay Pangulong Marcos hanggang ngayon. Mga kaistorya, alam natin yan. Ito yung video clips. Panoorin ninyo, mga kaistorya. They always blame the government na the government has killed so many people. Mas marami ang pinatay ng NPA na mahirap na mamayan kaysa yung napatay ng mga AFP noon. Ang napapalabas, parang ang AFP ang nagkakamali. Pero if you look at the data, mas maraming pinatay ng NPA. Even missionaries, priests, in the Cordilleras, si Father Leo, an old missionary, they just liquidated him in inilibing nila na hindi na namin alam kung nasaan si Father Leo. Yung mga Protestant pastors, yung mga tribal leaders na ang dami nilang pinatay, maski yung mga liquidation sa mga bata. Ay, ang dami. If you put together how many were killed by the NPAs in the Cordillera, is not even 50% of what was in the meantime killed in sa crossfire by the AFP. Ayan, mga kaistorya, napanood din nyo. Sabi ni Commander Balweg, mga kaistorya, mismong leader ng NPA ang nagsasabi, mga kaistorya, pati umano mga pare at pati umano mga misyonaryo pinapatay ng mga NPA. Ang masaklap nga, yung napakaraming pagpatay na yon, mga kaistorya, kay Pangulong Marcos, ibinintang. O ito, ipaabot nyo sa mga anti-Marcos dyan, mga kaistorya. Ito ang matibay na ebidensya na yung mga pagpatay na ginawa ng NPA ay ibinintang nila kay Pangulong Marcos. NPA ang may kagagawan, hindi ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Ito ang matibay na ebidensya.